Balik na tayo sa ating game. For the blue side, Vieira Vampires. Blacklist Rivals naman ang mapupunta sa red. Aba! Iba naman! Nakita mo yun? Nagkasalubungan lang! Parang matahan lang yung magkabilang team. Pero tingnan mo naman yung Masha. Talagang gustong-gustong makuha. Yung paano dito yung orange buff. Naku, kaso delikado yata yung kagaya niya dito. Tatlong membro agad ng Blacklist Rivals yung nakaramdam. Talagang ayaw ipakuha sa kanya. Yeah, gusto niyang kunin na tanggalin yung opportunity kay Kuya Moridler to get the buff. Ang problem dito is yung level niya baka mamaya niya makuha. Pero ang kapalit naman noon ay putas para sa new era vampires, kasi yung Blacklist Rivals masyadong nag-focus doon sa top lane, Kuya Baymax. Yes, so, nakalimutan nilang samahan yung tropa nilang Lilia dito sa may bandang gitna ng kanilang lane. Point na napitasan nga sila ng first blood. Napalaking bagay nun kasi yung bounty ng first blood, I think additional na 150 gold yun. Ay, Oo nga, medyo ano yun, medyo okay pa rin. Kasi kahit pa paano, even though na-delay nila ng onti ang Blacklist Rivals, nakuha sila ng magandang gold bid, nakuha nila ng magandang XP. Speaking of nakuha na naman nga dito yung Atlas and paring Kyla still on the go. Pero disengage lang naman galing sa Blacklist Rivals. Hindi na talaga pinayaan ng New Era na makuha pa yung orange buff. Ayaw na. Mahirapan na ata sila paring Kyla. Grabe naman na New Era Vampires taking the lead. 3-0 agad tayo dito, Kuya Manjin. New Era Vampires talaga may hawak dito ng map control ngayon. Actually worth it yung pagstay nila ng matagal doon sa may field, sa may red buff. Sa may orange buff. Kasi yun yung gusto ni Ridley talagang kunin kanina pa level na pa. Kung nakuha ni Ridley yun, for sure level 4 or magpa 5 na siya ngayon. Kasi yung kalaban niya, yung si Max level 5 na. So, na-delay siya ng sobra dito and that's bad news kasi you want that early ultimate sa isang Yichon Chin para malaman nyo agad yung kung nasan yung kalaban nyo. Yes. And nahihirapan kasi talaga siya, maganda yung rotation na pinapakita ng New Era Vampires dito kay Manjin. Look at that, the respond time na pinapakita ng dito ng ating Selena at nung Popolin Cupa. Talagang saglit lang, andun na kaagad sila sa may top lane. Nadadaan sa nadadaan sa kalmot, nadadaan sa takot. Itong side ng Blacklist, I think ang nagtaganda pa dito si Jinsu Kitty, yung Masha. Then, siya yung nag-invade kanina, di ba? Muntikan ba siya mamatay? Pero, mas naman kayo level niya kay Riddler. Ganoon kalamang ngayon ang New Era Vampires. Shutting down the main core of Blacklist Rivals, pero... Ipid yata nangyayari dito. Look at the basic attack coming from Matt Sinahabol, pero hindi magkoconnect yung Abyssal Arrow. Though yung trap, para makaslow, nag-connect dito. Tamang perfect match para Yazzie. Oh my god, successful escape para Abyssal Arrow will connect onto the Dilia. The damage is real, Zach. With that double kill, Kuya Manjin, 5-0 agad. 3 minutes into the game. Slowly but surely, yun yung pinapakita dito ng New Era Vampires. Again, shutting down the top lane para wala ng added vision. Tapos, syempre, level 6 na si Kuya Mats. Pwede sila magtuloy-tuloy na magandang combo with the Selena. Arrow and wave transformation, agad-agad damage. Tapos, round 2 na agad ng mga buffs. Wala pang buffs yung back. Wala pang buffs rivals. Pwede na magkaroon ulit yung New Era Vampires. Pag nakuha yun ng New Era Vampires, pwede ulit sila mag-invade. Yes, tama. Speaking of niya mag-invade, andito yung ating Masha, nag-aabang na naman sa damuhan. Pero onto the mid lane saglit, makita natin yung ating Selena. Talagang tamang abis sa laro lang dun sa dalawang membro ng Blacklist Rivals. And right now, Masha still on the go, onto the purple buff. Nakuha niya, orange buff actually. And nakuha niya na naman, tamang ano lang, takbong mag na nakakao. Tapos Chichu Dog, kinagat sa parang Riddler na makakatangkas lang din naman. Para kang dumaan sa divisoria ng may bug, tapos pagkalabas mo, wala ka ng bug. Ganun yung ginawa ni Kuya James Security. Kuya Baymax, pinahimingan. And that is what you get kapag nakita mo kung kailan namatay yung orange buff. Umadvance siya parang kakalabas na kakalabas mo lang ng orange buff. Pumunta na kaagad siya dun na parang 2 seconds advance na dumating siya. Unfortunately, hindi yun na last hit ni paring Riddler. Then again, lamang pa din ang New Era Vampires controlling every jungle creep na makita nila. Hindi tuloy makahanap ng magandang laban ng Blacklist Rivals, Kuya Baymax. And sa hirapan kasi talaga sila against the Masha right now with the Retribution na merong slow kapag ginamit sa hero and the possibility na gamitin every time na mga agaw ng orange buff. And right now, nakuha na naman dito si paring Riddler ng isang Masha.
Dalawa pa yung ano, dalawa pa yung retribution nila. So mahihirapan talaga sila. Tapos magnanakaw pa ata sila dito, pero inabangan sila ni Kuya Azzy. Nako, natin medyo na-connected pa lang sa sabay na nakap lang si Sanity. Guys, on the edge or the damage is real match. On the killing spree yung luwi natin. Yes, masakit binibitaw na damage as well as si Nelia, pero hindi sapat yata ang ginagawa ng New Era Vampires para makasurvive dito. Leviathan still on the go, pero immortality paring Ares, kaya disengage na lang. Oh, okay, nakakuha din yung Lilia dito ng kanyang purple buff, pero I think the story remains. Maganda pa rin yung nakuha ang pitas ng Blacklist Rivals ko yung Baymax. Kasi I think yung plano lang pala nila kanina, mag-fill ng purple eh. Pero alam mo naman, minsan pag nag-doon ka, mapapalaban ka talaga eh. So napalaban na lang sila. Unfortunately, namatay yung kalaban nila. Pero yung story ay ganun pa rin. Wala pa rin makuha ang farm yung Blacklist Rivals as of now. Yes, speaking of walang ang farm, look at this, yung turtle bantay sarado. Oh, ano yung era ng vampires, wala silang magawa, yung Blacklist Rebel walang magawa, pero on to the top lane yung Masha. Kung saan ba ito ng Masha na ganito ka-agri ah? Oo nga eh, wala siyang pakialam kasi wala rin gold. Yung Blacklist Rebels, meron lang sila ng vacuum. Kasi hindi ka rin kaagad mahuli kasi mabilis yung Masha eh. Diba, ready siya magpabilis, aalis din sa vacuum. Tapos kagaya nga ng sinabi mo, agresibo, plus nakakuha pa sila ng turtle. Oh! Nag-disarm! Oh, naman! Clutch blues coming from that Masha with the disarm against Riddler. Karabe! Kala ko makukuha na siya at masha-shutdown doon sa top lane, pero iba yung bilis ng talire ng isang Jinso Cutie. Ibang klase! Highlight plays mula kay Jinso Cutie. And feeling ko, Kuya Baymax, yun ay magpapasunda din. Kumbaga, yun na yung ano, yun na yung lumpia na dinala sa Christmas party. Matik, parang malapit na maubos. Kasi, kasi pangatlong boss na yun, na wala si Rinder eh. Sorry! Tapos nadalawahan pa sila, and right now, I think we're going to win parang Jinso Cutie. Talagang denied hanggang loob ng tower, and that is going to be an unstoppable Masha. Though the exchange on the bottom lane is going to be the two members ng kanilang team, and gayon, Masha shotgun pa siya ng ating Lilia. Talagang sinagad eh, no? Binuo si calculated yung buhay niya eh. It's a good thing na kahit pa paano Kuya Baymax, yung Blacklist Rivals, yung mga ultimates naman kasi nila, masasakit yung damage. No? Yes. Pag nag-combo-combo. So kailangan na lang yung Era Vampires talaga dito mag-iingat sa pag-dive. Pero ganun pa rin yung story eh. Kahit nakakapatay dito yung Blacklist Rivals, wala sila nakakuha ang objectives. Yes, speaking of objective na yan, naagawan na naman sila dito ng ano, purple buff ng Xberg. Ginamita na ng Last Insanity just to secure the purple buff na hindi makuha ni Sing. Awichi Kudo, yun na nga nangyayari dito, Kuya Baymax. Kumbaga, agaw kong agaw, New Era Vampires, parang vampira talaga. Kumbaga, minanakaw, sinisip-sip ang dugo mo hanggat sa wala ka ng pampalag. Tapos dito naman sila sa baba. This is it. The zone control is real para dito sa New Era Vampires, Kuya Baymax. Yes, and item check tayo saglit, guys. Kung makikita naman natin, already having that Wind Talker. Tapos Raptors Machete yung Roger natin. Compare natin sa core ng kabila na Raptors Machete pa lang. Wala pa nga BOD. Medyo nauhuli sa pera talaga ang isang Yison Shin. Tagilid sa mula. Kasi ang nangyari, wala eh. Kumbaga, umadvance na agad yung Roger sa ano eh. Sa sahod. Ganun na yung nangyari. Kumbaga, tumipli na yung sahod niya. Si Kuya Mo Riddler, nanakawan ng nanakawan. Match on the 3-2-5, even though may 2 bet siya, lamang na lamang pa rin talaga. Pang-apat na to. Nag-retry na naman yata. Ay, kala ko na-retry na naman ni paring Jisoo Cutie. Na-retry na. Tumamit na rin ang retry si Zinko here on the middle lane. Ang ganda na lang si Sanity with the flicker. Pero oh my god, surviving si paring Kyla, pero hindi pa tapos si sunog pala doon, kaya makakukuha rin naman siya onto that team fight. Diba ito still on the go, hinahabol si paring Zach para disengage siya lang. Hindi niya kaya ang apat na miyembro, and Mats taking down that Thams. Masakit na talaga. Masakit na dito. Kuya Baymax, alam mo yung natuto na sila na wag na silang manakawan. Kaso ang problema, sa sobrang dami ng nanakaw, huli na ang lahat. Yun yung nangyari. Hindi na na-report sa polis. Hindi na na-report sa polis. Mas sumama na talaga sa'yo. I think okay na yun na nakuha nila eh. I think Blacklist Rivals, what they need to do right now is to play it safe. Kasi ikaw na nagsabi, ito mo yung damage ni Matt. Ang taas na eh, 1-5 na. No, diba, 1-5 mo yung crits, so mahirapan na silang pumalag ng basta-basta. I think what they need to do is be patient na baka pwedeng mag-dive in ng sombra, yung New Era Vampires, kita naman yun sa ginagawa nila kanina.
And then, mag-hope for the best na mahuli sila ng combo ng mga Fatalinks, ng mga ng mga Vacuum. Kasi diba, masakit pa rin yung damage nila and mataas din yung single target nila kahit pa paano kuya Baymax. Yeah, ang problema lang din kasi dito ngayon ng Black Hills Rivals is yung new era kay Manjino, na-utilize talaga na yung sinabi ko sa'yo na pick of composition yung lineup nila. Ganun at ganun yung ginagawa nila every single time na makakakita sila ng solo na member ng Blacklist Rival. Automatic, pinupunta nila sa pick-off. Ayan, tulad niya, nahuli na naman dito yung atas natin. Holy comes, oo nga. Actually, napamali ako ng rinig doon. Tama ka, Kuya Baymax. New era vampires yung umiisa-isa. No, parang vampira talaga. Umiisa-isa mga kanilang biktima. At ngayon, ang biktima nila ay ang Lord. Parang ito na ata, Kuya Baymax. Parang piling ko... Feeling ko, ubos ang lumpia. Kung ang lumpia dito is yung jungle camp ng Blacklist Rivals, malamang sa malamang, malapit nang maubos yung mga lumpia nila dito. Kasi pinuubos na nung Masha at nung Exburg eh. Ubos talaga, tas magre-reklamo pa yung mga bisita. Magpag-ubos na yung lumpia. Ba't din nyo dinamihan, gaganon pa. Kawawa yung mga huli ng dating, wala nang inabutan eh. Oo nga eh, minsan nakakainis yun oh, eh nahuli ka ng dating eh. Oo. Ayun na nangyari, nahuli ng dating ang Blacklist Rivals, Kuya Baymax. And ito na, nasa loob na sila, nasa loob na sila ng base. Tamang tiyos, pogi na lang sila dito. Oo, tapos parang Jisukiti dito, the stun will connect, tapos skill 1 pro Ozzy, almost taken down by the Masha, pero si Max ang tatapos ang laban. Onto the top lane naman, another kill taken down by the X-Board. Si Kyla hindi makapwesa ng IS as well as si Zane. Zane pinipinipot ko lang doon, pero Kabizal Arrow will be connected. Leviathan is the only one left defending their homeland, pero hindi na nga makakatakbo Ares with a mega kill. Max still on the go, pumasok na hanggang loob. Ang ganda ng winter truncheon doon. And he is going to take down Max with that shutdown. Kaso tapos na ang laban natin dito. Kaya Manjin, new era vampires taking down the first round.